Whiskey Pops. Kumusta na kayo? Dito tayo ngayon sa ano eh, sa NAIA Terminal 1. At naghihintay na ako ng mga requirements dito para kunin sa personnel namin para ma-submit ko na para tungkol sa aming para makuha yung mga ibang papers na kailangan para sa GSIS ko at saka sa Provident. Pero bago lahat, gusto ko sana magbasa sa inyo na isang passage sa scriptures ang ating good news ngayong araw na ito. Sandali, ito. Ito, ayon sa ating good news from Romans 15 verse 13. It says here, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Let us read in from Romans 15 verse 13. Yan po ang good news para sa ating ngayon. Maraming salamat. So, balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. So yun, inaayos ko lang yung mga papers ko dito para nasa ganun eh matapos na itong nilalakad kong paper kasi mahirap pang ano yan mahirap mag-retire kaya maraming clearance na hinahanap sa akin. So isa-isa kinukuha ko lahat yun, at least yung mga property ko, property equipment clearance ko nakuha ko na, yung mga naka-MR sa akin tsaka yung clearance ko sa accounting tsaka sa iba-ibang division ng MIA, nakuha ko na. So I'm still awaiting word from our Provident Fund Association and humihingi rin ng clearance para maibalik sa akin yung contributions ko sa Provident Fund. So yun, wala pa. So ngayon wala pa akong natatanggap kahit na ano. Anyway, sabi sa akin na aming union, which is the Samano Manggagawa sa Paliparan ng Pilipinas, I go back there Monday para kulin. Pero ngayon, after 1 o'clock, I have to go back to MIA admin para kunin yung mga iba pang mga requirements doon. So, mainit ngayon. Grabe, kasi ngayon ang unang araw ng NACQ. Sobrang higpit na naman. Mas lalang pinag-higpit. Lalo na sa pagdadala ng quarantine pass. So you must have that quarantine pass at all times. Kasi sisitahin ka ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases, IATF personnel. Marami nagkalat dito. Tsaka dyan sa highway dyan, sa Ninoy Aquino Avenue. Yan, may checkpoint dyan. At kine-check lahat ng motor. Tsaka masasakyan. Nadaan na namin kanina, so mahirap na naman ito pa uwi, medyo matraffic ng konti. Anyway, talagang ganon. Para we have to obey, kasi it's all for our own good. Kasi yung iba sa atin, matitigas ang ulo eh. Nagkaroon lang ng konting luwag sa mga patakaran ng IATF. Ayun, labasan ng labasan, galaan ng galaan. Hindi pwede magkaroon ng gatherings kahit saan. At you should stay at home kung wala naman kayong gagawin. So, balabas lang kayo to buy essential needs like food. Yan. So, hindi pwede lumabas ang kahit sino tao. So, sumunod tayo kasi para sa atin din yun eh. Para ma-prevent yung spread ng disease na yan. Yung ibang tao kasi, hindi pa nagsisink in sa utak nila na talagang delikado itong virus na ito. Matitigas kasi ang ulo ng ibang tao eh. Dapat hindi na tayo umabot sa MECQ eh. Nasa GCQ na tayo, pawala na sana eh. Eh, yun, magaling. Daming tao magagaling eh. Ang mahirapan ito, hindi na kaya daw pakainin ni presidente yung mga tao. Isa pa, ang hirap nito, sabi ni presidente. Wala na daw siyang budget. Wala na daw pera, gobyerno. Para bigyan siya ng amelioration. So, yun. Ano bagong problema na naman. Kung tayo sumusunod lang, patapos na sana ito eh.
Katulad na lamang titigas ng uling, dami sinasabi ng vaccine. December pa yung vaccine. Ang dami kasi nagmamagaling. Nagiinuman dito, pulong-pulong doon. Tapos pag may party, sineselebrate pa party, may mga gatherings. So paano, may mga fiesta, igay gatherings. Ayun, nagkahawaan na naman. Titigas kasi ng ulo natin eh. Sumusunod. Tayo ay sumusunod lang, dapat pawala na. Wala na sana to MECQ na ito. Sumusunod dapat na tayo. Pawala na sana eh. GCQ, pati motorcycle riding. Yung binilik na naman ang ano, ang single rider sa motor, bawal na ulit ang angkas. May mga exceptions na lang. So yun. Kung tayo sumusunod lang, isa na Oscar Kilo, nakaraap to sana tayo. Eh back to zero na naman tayo nito. Baka mamaya mapunta na naman tayo sa ECQ. MECQ, mabuti lang. Modified ECQ tayo. At least, pero medyo mahigpit na ngayon. Wala nang dine-in. Hindi na kayo pwede mag-dine-in. Wala na, puro take-out na lang. Dapat may dine-in pa nun eh. Yung nag-a-announce. 100 plus na daw yung 103,000 ang cases. Tayo sumusunod lang tayo. Para sa kapakanan ng nakakarami, sana this whole pandemic will be all over in a short time. Eh hindi, pinahaba na naman natin. Nagkaroon na naman tayo ng lockdown for 14 days. Isipin nyo, 14 days. Saan tayo kukuha ng pagkain natin? Saan tayo kukuha ng pang daily sustenance natin? Imbis na patapos na, ayun na naman tayo. Well, anyway, ganyan talaga ang buhay. Hintayin na lang natin pati yung vaccine na lalabas sa December. So, for those of you who haven't subscribed yet, si Whiskey Pops ito, please like and subscribe or comment down below kung ano naisip mo, may ibang madadagdag mo tungkol dito sa ating crisis ngayon. So anyway, I hope for the better and may God bless us. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo ha. At papunta tayo doon sa admin. Punta muna kami doon sa kabilang lapis sa Terminal 2 at sa admin para kunin yung mga. Okay guys, I'll tatapusin ko na itong vlog na ito. Short vlog lang ito. Dito kami ngayon sa Terminal 1. Diretso kami doon. Tapos, u-turn kami roon. Papunta doon sa admin. Sa MIA admin. So, ingat-ingat ka kayo mga Whiskey Pops. Shoutout nga pala kay Ned Adriano. Kay Carlo Bautista. Kay AC Rides. Panay Riders. Nakalimutan ko na iba eh. Kapihan sa Tinambak, mahal. Kapihan sa Tinambak. Kapihan sa Bicol, Global. So, lahat kayo. Mahal ko kayo lahat. God bless. Salamat. Bye-bye.